12 pisong minimum sa pasahe sa jeep. Planong isulong ng ilang tsuper, pero handa raw silang kumambyo sa isang kondisyon. Na matulungan ka. Yung subsidy, para na hindi mahirapan ang taong bayan. Sa ika-anim na araw ng pag-aay ng kandidatura mga health protocol na baliwala kasunod ng pagdaksa ng mga taga-suporta. Utos ni Pangulong Duterte na nagbabawal sa kabinete dumalo sa pagdinig ng Senado kaunay sa isyu ng pharmacy, gustong ipabawi ng Integrated Bar of the Philippines. Pagsubok sa mga face-to-face na mga klase aarangkada sa mga piling paaralan simula Nobyembre. Paano kaya ang magiging siste? Eksklusibo. Sa Sambales, dalawang nagbebenta raw ng baril online kapalit ng pera o droga, kalaboso. Binatilyong nawawala nito pang Sabado matapos daw anurin mano-mano nang hinahanap ng mga kaibigan at kaanak niya sa creek. Sa Samar, kampanang mahigit isang siglo na raw ang tanda, nawawala. Mapabilib sa paring hindi lang pangsimbahan, game din maski sa sayawan. At ang mga dapat abangan sa season 2 ng Prima Donnas, nabalik lock-in taping na. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 pisong dagdag sa minimum na pasahe sa jeep. Yan ang hiling ng dalawang grupo ng mga tsuper kung hindi raw sila mabibigyan ng subsidiya o kaya'y diskwento sa krudo. Masakit na raw kasi sa kita nila ang sunod-sunod na pagmahal ng mga produktong petrolyo. Yan ang tinutukan ni Danuting Kungko. Limitado na nga ang pwedeng isakay, kinakain pa ng nagmamahal na krudo ang dapat sana'y iuuwing kita sa pamilya. Ito ang araw-araw na pinoproblema ng maraming tsuper tulad ni na Anastasio at Lamberto. Ang boundary namin mura lang, 250 lang. Kasi inuuna lang namin yung boundary. Eh, pag naka-boundary kami, sa krudo, doon kami nalakyan. Dahil malaki yung binabayaran man sa krudo. Maabot ng 600. Nahihirapan po talaga kami ngayon. Yung dating kumikita kami ng 150, ngayon 60 na lang o 70. Bakit, sir? Eh talagang dahil sa pagtaas niyan, talagang halos wala na talaga kaming may uwi. Sa tala ng GMA News Research, base sa datos ng Department of Energy, umabot na sa mahigit 15 pesos ang nadagdag sa presyo ng gasolina mula Enero at mahigit 14 pesos naman sa diesel. Sa ordinaryong pagkakataon, madali para kina Lamberto at Anastasio na humirit ng taas pasahe. Pero iba daw ngayong pandemya. Para po sa kanila, talagang dagdag pahirap po talaga yun. Kung tutuusin, talagang pare-pareho talaga tayong nahihirapan dito. Sa kwenta ng Pasang Mazda, ang kasalukuyang 9 pesos na minimum fare sa jeep kakayanin kung nasa 40 pesos kada litro lang ang presyo ng diesel. Pero dahil nasa mahigit 46 pesos kada litro na ang diesel, dapat ilagay na raw sa 12 pesos ang minimum fare. Pero nilinaw ng Pasang Mazda, hindi pa raw nila ito itutulak sa ngayon bilang konsiderasyon sa mga pasahero. Ang kanilang hiling sa gobyerno, subsidiya o diskwento sa langis. Pagka nagkaroon ng increase of presyo ng petrolyo next week at wala itong aming nilalakad na subsidiya sa ating pamahalaan o humingi ka ng mga ayuda, palagay ko wala na kaming recourse kundi ang mag-file ng petition for help. Subalit, hanggat maaari, ginagawa namin ito ng pamaraan na makausap ang mga ahensya ng ating pamahalaan na matulungan kami yung subsidy. Pag-aralan ng gobyerno, lalo ng DOE, napakiusapan muna nila siguro yung mga oil companies na baka pwedeng magbigay ng discount. Yun ang pinakamabilis ngayon eh. Paliwanag ng Department of Energy, tumataas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa pagsipa ng demand, bunsod ng muling pagtakbo ng ekonomiya sa maraming lugar. Nanindigan naman ng DOTR na walang aaprubahang anumang taas pasahe sa gitna ng pandemya. Pero paano matutulungan ng mga tsuper na unang sumasalo sa epekto ng bawat pagkakataong tumataas ang presyo ng langis? Magandang talakayin ho yan. Let's put it into conversation at pag-uusapan ho ng ating pamahalaan at ng mga taong nangangailangan. Danuting Kungko, Nakatutok, 24 Oras.
Sa ika-anim na araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, 15 presidential aspirant at isang vice presidential aspirant ang nadagdag sa mga gustong tumakbo sa election 2022. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pasado alas 11 na ng umaga na maghain ng kandidatura sa pagkapangulo ang pambato ng Partido Federal ng Pilipinas na si dating Senador Bongbong Marcos. Kasunod niyang naghain ng Certificate of Candidacy si Senator Panfilo Lacson na pambato naman ng partido para sa demokratikong reforma. Kasama niya ang kanyang running mate na si Senate President Tito Soto ng Nationalist People's Coalition. Unang naghain ng COC ngayong araw para sa presidential election si Happy Lubarbio na isang independent. Independent din ang sumunod sa kanyang si Dolores Quirao na isang magsasaka. Pati na ang CPA at tricycle driver na si Edencio Fronda. Sa ilalim ng kilusang Baging Lipunan naman, balak tumakbo ng negosyanteng si Jimmy Torres bilang presidential candidate. Independent naman ang retired general na si Sahiron Salim. Si dating Defense Secretary at National Security Advisor Norberto Gonzales naman ang pambato ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Naghain din ng COC bilang independent presidential aspirant ang self-employed na si Danilo Villanueva. Independent presidential aspirant din ang barangay area coordinator na si Luz Viminda Raval. Presidential aspirant din ang negosyanteng si Dante Martires ng Partido Federal Eastern Maharlika. Ang labor leader na si Leody de Guzman ang kandidato sa pagkapangulo ng Partido Lakas ng Masa. Ang nasa buy and sell business na si Benjamin Rivera ay nais ding tumakbong independent presidential candidate. Independent presidential aspirant din si Rudy Flores. At si Ramon Asuelo na isang magsasaka. Habang palapit ang deadline para sa paghahain ng mga COC, muling paalala ng COMELEC sa mga aspirant. Siguruhin kumpleto ang kanilang requirements at sumunod sa anti-COVID protocols. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sa labas naman ng filing ng COC, hindi nagpapigil ang mga taga-suporta ng ilang kandidato. Meron pang nagdala ng truck ng bumbero at meron ding naging ugat ng pagbigat ng trapiko. Nakatutok si Salima Refran. Akalain mong may malaking sunog sa CCP complex sa Pasay sa dami ng mga fire truck at ambulansya. Pero paghahain lang pala ito ng ABP party list na binubuo ng mga volunteer firefighter at rescue. Sabi ng kinatawa ng partido, sila lang daw dapat ang maghahain pero sumama raw ang mga taga-suporta. Maaga rin bumigat ang trapiko sa Pedro Bucaneg Street. Nakahinto kasi ang mahabang convoy ng party list na Malasakit Movement. Nominee nila si dating MMDA spokesperson Celine Pialago. Git ni Pialago, hindi raw siya ang nag-organisa ng convoy na ito. Mahigpit naman ang pagpapatupad ng health protocols ng mga pulis. Pinaghiwa-hiwalay nila ang mga nagtipong taga-suporta ng Bantay Kabuhayan Livelihood Association party list. Pinagsisita rin ang kumpulan ng vloggers. Tanghali naman ang dumating ang mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos. Sandali namang nagkatensyon ang subukang samahan ng iba't ibang grupo si labor leader Leody de Guzman sa kanyang paghahain ng COC. Hinarang sila ng mga pulis. Hindi sila pinayagan makatawid papuntang filing venue, pero pinayagan silang magprograma. Nauna nang sinabi ng PNP at COMELEC na huwag na sanang magdala ng mga taga-suporta ang mga naghahain ng kandidatura dahil nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Na sana sila mismo ang maging ehemplo na magpakita sa kanilang mga supporters o pagsabihan na iwasan itong malapiesta na pag-file ng candidacy. Nananatili namang mahigpit ang seguridad sa palibot ng filing venue. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Bistado ang ilegal na online bentahan ng mga baril ng dalawang suspect sa Zambales. Ang hinihingi raw nilang pambayad, pwedeng pera o droga. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive! Sa bahagi ito ng barangay San Juan San Narciso, Zambales, napagkasunduan ang bentahan pasado alas 11 kagabi. Matsagang nag-aabang ang mga operatiba habang nakikipagtransaksyon ang kanilang mga kasamahan na nagpanggap ng mga buyers sa mga suspect. Ayan na.
maya-maya pa. Agad inaresto ang mga suspect matapos ang bypass sa mga baril. Arestado sina John Paco at Elmer Guardiano. Nakuha sa kanila ang isang kalibre 45 na baril, mga bala, magazine, mga cellphone, budel money at iba pa. Based on the revelation of the suspect, meron lang sa kanyang nag-uutos na ibenta itong mga baril na ito. Actually, hindi ito yung first time niyang pagbebenta, pero makarami na raw siya nang naibenta. So, siya ay binibigyan ng komisyon at hindi niya alam kung saan ito nanggagaling. Pero ang sabi niya, ang karamihang kanilang mga customer ay galing sa Subic, galing sa Castillejos, at galing sa San Narciso dito sa probinsya ng Zambales. Ang transaksyon, kinagawa raw online. So doon sa messenger, pinakita yung baril na ibebenta at pinakita rin ang ating informante na yung kanyang pera. At ito ay nagkasundo na magkikita ng mga alas 11 ng gabi dyan sa area ng San Narciso. Ayon sa Zambales PNP, sangkot din daw sa droga ang mga suspect. Kaya kasama sa mga pinangakong bayad sa mga baril ay droga. Pwede niyang i-deliver anytime. Basta magkasundo lang daw sila sa presyo. At sinabi pa niya na dahil pwede namang ibang cash, pwedeng drugs ang ipambayad. Nasa kustudiya na ng San Narciso Police ang mga suspect habang inihahanda ang mga kaso laban sa kanila. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Naghahanda na to conquer the international stage ang newly crowned Miss World Philippines Queens. Ano-ano naman kaya ang plano nila matapos ang kanilang pagkapanalo? Alamin natin yan sa Chika ni Lars Santiago. Tatlong araw pa lang mula ng makoronahan, pero nakatutok agad sa paghahanda ang mga bagong Miss World Philippines Queens. Target nilang makuha ang mga korona sa sasalihang international pageants. Aalis na sa October 18, papuntang Bolivia, si Reyna Hispano-Americana Filipinas, Emmanuel Vera. At sa December naman, pupuntang Puerto Rico si Miss World Philippines, Tracy Morin Perez. I still have 2 more months to learn Spanish and I will definitely ask my lolos and my lolas because they are in the Spanish lineage, so I'll get to that. This is my first pageant, so the preparations are even more intense, step by step, just focusing on one thing at a time. Pangako naman ng suporta ang ibinibigay ng Miss World Philippines Queens sa isa't isa. We're always here, we're 10 girls, we're 10 queens, so let's support each other and we're always here to cheer you guys. We just really have to have an open conversation with each and every girl to share our team with one another. I believe that I can help my sisters by rallying my supporters as well. I'm here willing to listen, to be there for you, look after what they need, not just physically but mentally, emotionally. Bilang beauty queen, alam nilang maraming darating na oportunidad para sa kanila at handa naman daw silang sumubok kung anuman ang magbubukas na pinto. I've had experience in movies and acting before and I love it and I hope someday I can be a action star. I want to start a business pretty soon, an environmentally friendly one. I'm actually already a practicing dentist and I will be continuing to do that, but I'm not closing any doors for other opportunities as well. Tinanggap naman ang pamunuan ng Miss World Philippines ang resignation ni Ganiel Krishnan bilang second princess. Hahalili sa kanya si Janelle Lewis na mula sa Angeles City. Mapapanood ang unang national broadcast ng Miss World Philippines 2021 sa GMA sa October 10. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Susunod! Inanang binatilyong inanod daw sa creek, umapila ng tulong para mahanap ang kanyang anak. Sabwatan daw sa pagbaha ng mga smuggled na mga gulay sa mga palengke, pinaiimbestigahan. At Katrina Halili may patikim sa dapat abagan sa kanyang karakter sa bagong season ng Primadonas. Ang lahat ng yan na iba pang mga balita tututukan natin dito sa 24 Oras. Bakit importante ang bakuna? Dahil maaaring ito po ay makatulong upang protektahan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, ganda rin po ang lahat ng tao sa buong mundo.
parami na ng parami ang mga nababakunahan, huwag nang magpahuli. Always follow safety health protocols. Vaccines can save lives. Magpabakuna na like your favorite Kapuso Artist Center stars. Tapos, flex muna. September 30 ang last day ng voters registration para sa 2022 national elections. Ayon sa COMELEC, mayroon ng mahigit 60 milyong rehistradong botante, lagpas na sa kanilang target. Bakit mahalagang magparehistro at bumoto? Here are the numbers you need to know. Tuwing ikatlo at ika-anim na taon lang tayo bumoboto. Ito ang araw na nasa kamay ng mga botante ang kapangyarihang maghalal ng susunod na leader. Naabot na ng COMELEC ang target nilang 4 million newly registered voters. Lumagpas na rin sa inaasahang bilang ang kabuuang registered voters. Medyo nakakagulat talaga siya, pero alam mo, we can't take all the credit eh. In fact, as far as we're concerned, ang pinaka-driver, no, ang talaga nagtutulak sa mga tao dito ay yung pandemya mismo. Nakikita ng mga tao na dahil sa pandemyang ito, basically, nakoconnect nila yung kanilang right to vote doon sa service na natatanggap nila sa gobyerno. Pero mayroon pang mahigit 12 milyong kwalipikadong mamamayan ang hindi parehistrado. Sino ba ang mga kwalipikadong magparehistro? Una na ang mga bagong botante na edad 18. Kabilang din ang mga nasa tamang edad na kailanman ay hindi pa nakapagparehistro. Kasama rin ang mga delisted voters o iyong mga na-deactivate ang registration dahil sa mga sumusunod. Dalawang magkasunod na eleksyon na hindi nakaboto at iyong hindi na-validate ang registration dahil kulang ng biometrics. So 7 million na na-delete dahil hindi sila bumoto 2 times, 300,000 lang ang nag-rehistro uli. So napakalaking kawalan naman yun sa ating bansa. Sa akin, pag may nagtataka kung worth it ba, in fact, meron kang opportunity to convince them that it is worth it, you know? Mas ayokong hindi nila pinag-uusapan at all. Mas gusto ko na yung pinag-uusapan nila na saying na parang hindi ko naman kailangan yan, imbis na hindi na nila pinag-uusapan at all. Sa Pilipinas, kung saan paramihan ng boto ang basehan ng pagkapanalo, malayo ang mararating ng isang boto. Maaaring ikapanalo o ikatalo ito ng isang kandidato. Halimbawa, si President Duterte ay hindi naman umabot ng 50% ang boto sa kanya, pero siya ang may pinakamarami pa rin boto, so siya ang panalo. So ibig sabihin, bawat isang boto ay pwedeng malaki ang magawa sa isang kandidato. Makikita natin sa eleksyon sa Vice President, sabi naman ng Supreme Court ay wala nang gisa ang paghahabol ni former Senator Bongbong Marcos, pero hindi umabot sa 1 million ang lamang ni VP Robredo, pero dahil lamang siya ang panalo. Quick trivia lang. Alam nyo bang noong 2019 elections, may nagtablang kandidato sa pagka-mayor sa Araceli, Palawan? Kaya idinaan sa toss coin ang desisyon kung sino ang mananalo. Don't worry, legal iyan ayon sa election code. Pwede ring mag-draw lots. Ganito rin ang nangyari sa eleksyon sa pagka-mayor sa Bukawe, Bulacan noong 2016. So yun yung bakit importante kahit isang boto, di ba? Kasi yung sistema ng eleksyon sa Pilipinas ay yung may pinakamaraming boto, kahit isang boto lang yan, ay it will matter, di ba? Kailangan daw bantayan ang mga botanteng game changer sa darating na eleksyon. Kabilang dito ang youth vote. Noong 2019, 20.4 million registered voters ang nasa youth sector o katumbas ng 33% ng kabuuang bilang. Kaya mahalaga na magsalita ang kabataan hindi lang sa social media, pati na rin sa balota. Naaalala nila na yung mga binoto nila noong 2016-2019 ay yun yung inaasahan nila ngayon. So kung hindi maganda yung nakikita nilang performance, nakoconnect nila dun sa election choices nila. And that mobilizes them, no? Lalo na yung kabataan. Yung kabataan nating ajit na ajit, sila yung nakakakita ng connection na yon. Madalas tinatanong tayo, ano ba ang ambag mo? Pagdating ng eleksyon,
Malaki ang maiaambag ng boto mo sa pagpili ng mga lider na mamumuno sa bansa. Ito ang unang hakbang sa pagbuo ng ating pamahalaan. Paniningil din ang pagboto sa mga politikong napako ang pangako. Isang magandang paraan para punahin ang mga pagkukulang sa pamahalaan na gusto nating mapunan. Pagsusulong ng mahahalagang isyu sa bansa. Ang boto ay kumakatawan sa ating mga adhikain sa lipunan at pamahalaan. Refleksyon ito ng uri ng lider o pamahalaan na gusto nating mamuno sa atin at sa bansa. Halimbawa, sino ang magdadala ng interes ng kabataan? Sino yung ipaglalaban ng interes ng mga magsasaka o kaya ng mga kababaihan? Mahalaga ang magparehistro at bumoto dahil isa itong constitutional right. Ayon sa 1987 Constitution, karapatan ng mga kwalipikadong mamamayan ang makaboto. Kailangan nyo munang magparehistro para siguradong makaboto ka sa darating na eleksyon. Pumunta lang sa pinakamalapit na COMELEC office o sa satellite registration site. Ipasa ang inyong registration forms at ibang mahalagang dokumento, ihanda rin ang inyong valid ID. Marahil nagtatanong ka rin kung ligtas bang bumoto ngayong may pandemya. Ayon sa COMELEC, sa ngayon, we are trying to buy more vote counting machines para instead na 1,000 sa isang presinto, magsi-700 na lang. So, right now, nag-bidding kami. So, nakita natin na una-una, para maging ligtas yung halalan, kailangan mo maglagay ng maraming mga additional measures, no? At nakita din natin, base dun sa experience sa Palawan, na itong additional measures ay magkakaroon ng impact doon sa tagal ng proseso, sa convenience ng mga tao, doon sa expectations ng mga botante, no? Nakita natin yan. Isang boto. Katumbas ay malaking responsibilidad na magdidikta sa hinaharap natin at ng bansa. Malayo ang mararating ng isang boto kasi kung lahat tayo bibigyan natin ng importansya yung isang boto natin, pag pinagsama-sama yung isang boto na yan. Apat na araw nang pinaghahanap ang binatilyong inanon umano ng isang creek sa kasagsagan ng masamang panahon. Tanggap na raw ng ina ng biktima ang sinapit ng kanyang anak. Pero sana raw may tumulong sa kanila na maghanap. Tinutukan niya ni Joe Veneracion. Tiniis ang makapal na basura at iba pang dumi sa creek para hanapin ang nawawalang kaanak at kaibigan. Apat na araw na nila itong ginagawa. Hindi pa nakikita si Kristan Bautista, 16 anyos, makaraang ano rin sa creek sa kanilang barangay sa North Caloocan. Tanggap na ng ina ni Kristan ang anumang kapalaran ng anak. Kung sana makita na po, sana may maawang tumulong po sa amin. Makita lang ng personal yung bata. Kahit anong mangyari. Naliligo sa creek si Kristan kasama ang iba pang bata nung kasagsagan ng malakas na ulan nitong Sabado, nang anurin siya ng tubig. Isang mas bata na kalaro ang sumaklolo raw kay Kristan. Pero nang pareho na silang nalulunod, sinakripisyo na raw ni Kristan ang kanyang sarili, sabi ng isang saksi. Yung pagkalubog po ng bata, inangat niya, inawakan niya po sa may tuhod. Tapos sinagis niya po sa may mababaw. Tapos yun po, nakaligtas po yung bata, tapos siya inagos na po. Sa loob ng 4 taon, pangalawang beses na raw may nalunod na bata na naligo sa creek dito sa barangay 170 North Caloocan. Hindi naman daw nagkulang sa paalala ang mga opisyal ng barangay. Pero dahil sa nangyaring insidente noong Sabado, mas maghihigpit na raw sila ngayon. Ang gagawa namin ito ng babala, warning, na sa mga oras na umuulan at may pagbaha, dapat walang makita ditong bata. Kapag may nakita kami ditong bata, huhulihin namin at liable yung magulang. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Napili na ang 59 na paaralan kung saan aarangkada ang pagsubok sa face-to-face classes sa susunod na buwan. Pero tanong ng ilang senador, bakit daw hinihikayat lang at hindi required ang pagpapabakuna ng mga teaching at non-teaching personnel? Yan po ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Sa November 15, uumpisahan na ang pilot face-to-face classes matapos ang halos 2 taong pagsasara ng mga paaralan.
Mula sa 638 nominated schools, 59 public schools ang pinayagan ng Department of Health na sumama sa pilot. Karamihan ay nasa Visayas at Mindanao at apat lang ang nasa Luzon na pawang nasa Masbate. Tuloy-tuloy ang assessment sa mga paaralan para makumpleto ang target na 120 pilot schools. Mayroon din po talagang mga activities na hindi kayang gawin sa mga tahanan kagaya ng ibang mga tech walk track natin na nakadepende ang pagsasanay sa mga physical presence. Dito po yung usapin din ng impact sa child development ng kawalan ng interaction and socialization. We're able to ensure that the benefit outweighs the risk through the selection of the appropriate learners and the priority activities. Through the protocols, we will be controlling transmission by implementing only this pilot implementation in minimal to low risk areas. Para sa pilot implementation, kinder to grade 3 ang papasok. Bukod pa ang mga paralang sa senior high school. Kailangan may voluntary signed consent ng magulang at walang comorbidities ang bata. Para sa school personnel, kailangan vaccinated, edad 65 pababa at walang comorbidities. Question ni Senador Pia Cayetano kung bakit encouraged lang na vaccinated ang mga teaching at non-teaching personnel na sasabak sa pilot study. Hindi raw ba dapat requirement ito kung haharap sila sa mga bata? Because of the principles that we adhere to in this vaccination program wherein vaccinations are voluntary, the Department of Education has already included that they will only be identifying teaching and non-teaching personnel who are already vaccinated to join these face-to-face classes. Yun nga lang, 57% pa lang ng mga guro ang bakunado ngayon. Sabi pa ng isang grupo ng mga guro, batay sa datos noong Setyembre, karamihan ng mga gurong nabakunahan na ay hindi naman kasama sa pilot face-to-face classes. 70% dito ay coming from Metro Manila. Unfortunately, sa Metro Manila po, wala pong kahit isang eskwelahan na pwedeng i-consider na isama dito sa pilot testing. Yung 30% ng vaccinated teachers po ay nakakalat sa buong Pilipinas. Based on UNICEF information, there are only two countries in the world that are still closed in terms of classes, sa Venezuela and the Philippines. Being one of the two is nothing to be proud of, no, because we have to remember even before the pandemic we have a lot of issues on the quality of our education, no? So the pandemic will really wreck a lot of will really do a lot of damage in our system. Suwestiyon naman ni Gatchalian, gamitin na lang ang alert levels na basihan sa pagbubukas ng mga paaralan gaya ng ginagawa sa business establishments. Sa ngayon kasi, galing sa mga lokalidad ang nominasyon ng mga paaralang bubuksan tsaka isi-check ng DepEd at DOH. Posible raw ito, sabi ng DOH at susuportahan nila. 2 buwan ang pilot implementation ng face-to-face classes hanggang January 31, 2022. Sa March 7 naman ang target start ng expansion ng face-to-face classes. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng may sabwatan daw ang mga tauhan ng customs at ibang ahensya ng gobyerno, kaya nakakalusot pati smuggling ng gulay. Ayon po yan sa grupong Sinag. Hindi na itinanggi ng Bureau of Customs na baka may tauhan nga silang sangkot dito, pero iniimbestigahan na raw nila ito. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos i-raid ng customs ang ilang warehouse sa Manila na puno ng smuggled na gulay noong Linggo, wala nang binibentang imported na carrots dito sa Commonwealth Market, Quezon City. Mas malasa naman daw talaga ang carrots galing sa Benguet, sabi ng mga tindera. Pero mas mura kasi ng 30 pesos ang kada kilo ng imported na carrots. Eh, mga Pinoy, pinipili talaga, mura talaga po eh. Kaya yun, mas nauubos. Dahil hindi na gaano binabaha ang merkado ng smuggled na gulay, nakakabawi na ng konti ang mga Benguet farmer. Ang mga carrots na itinatapon na ng mga magsasaka nang bumagsak ang presyo na ibebenta na. Pero di pa rin sa presyong mababawi ang ginasto sa pagtatanim ng mga ito. Ngayon na gumalaw na, at least bumabalik na yung dating lakaran. Duda ng grupong Sinag, may sabwatan sa mga tauhan ng customs at ibang ahensya ng gobyerno, kaya nakakalusot pati smuggling ng gulay. Sa first border check, binubuksan ang mga container van sa harap ng mga taga-customs at kinatawan ng ibang ahensya ng gobyerno. Ang sistema kasi nila, bukas-sara lang. Bukas-sara. So kung yung content sa loob is iba,
hindi talaga makita kasi ang in-x-ray lang nila is 10% of the total cargo. Hindi naman itinatanggi ng Bureau of Customs na baka may mga tauhan silang sangkot sa smuggling. Isa raw ito sa kanilang iniimbestigahan. Itutukan namin yung mga dinaanan ng proseso. In the process namin, there are checks that needs to be done. And we're looking at the kind of diligence and the kind of work that our people did during these checks. Hindi pa masabi ng customs kung gaano karami ang napuslit na smuggled na gulay. Doble bantay naman daw nitong Burmans ang customs. Sana nga, sabi ng mga Benguet farmer, dahil ngayong Burmans lang sila may pag-asang makabawi sa mga lugi nila. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Tutukan! Julian Ongping humarap sa investigasyon sa pagkamatay ng nobya niyang si Bree Hanson. At ang paring good vibes ang hatid online. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Nagsimula sa ginhawa at pagmamahal, mauwi sa trahedya. Anong klase kang tao? At labanan. I never wanted you to leave. Sa kanyang pagdating. I can shoot both of you. Right now, you get away with it. Mas naging maganda naman yung nangyari sa buhay ko. Pwede maganda na yung buhay mo. Congrats! Lalong mawawasak ang samahan ng isang pamilya. Las Hermanas. Soon on GMA. Bale na hindi guwapo. Importante. Marami tayo. Huwag ka lang. Huwag ka lamang damay. Boys. Lamang damay. Pandemic po yung wala trabaho na lockdown. Eh, yung mga anak ko mahilig po. Ayun, parang nahawa na rin ma'am hanggang sa... Nahawa? Enjoy ko na rin. Nga na alas 12, napataiwan po ako sir para makabidyo man lang ba? Nakarinig ako ng tugtog, napapendak na ako. parang gano'n lang po, nanonood at para ano, kaya ginagaya ko na rin. Minsan po, mag-video call na lang, ma'am. Kung payagan naman umuwi kasi bihira talaga makauwi, ma'am. Hindi pwede kami magtagal sa labas. 8 hours lang po kami pwede. Tapos, mga isang buwan, ganyan, bago makauwi. Natutuwa po kami, tsaka proud kami kay Papa kasi kami po yung nag-download ng TikTok. Oh, kayo pala!
You have 30 minutes to cook, and 20 minutes for appetizer, 30 minutes for entree and dessert. It was a great experience, and you know, I'm excited to you know, do some future stuff with them. What I love about Filipino food, how it resonates with people of you know, any culture and their palates, because it's so mixed in terms of, like, you know, the cuisine. She grew her own vegetables. She couldn't find any of, like, you know, the Filipino vegetables in the United States, so she just grew it herself. Something that's just so special, you know. So those are kind of the earlier memories I have of my love of food, and cooking was definitely inspired by my grandmother. You know, I lost my father to cancer about 12 years ago. My dad became very sick. It was quite literally the week he passed, I mustered up the courage to come out to him. My parents have always been supportive and really great parents, but I think the fear was, you know, especially coming from an immigrant family, and we were very traditionally Catholic Filipinos. Chefs were starting to do fusion. That's when I started to gravitate again into kind of my roots, and I really start experimenting with Asian flavors. I find that a lot of the French European techniques and utilizing Asian flavors, it's a great way to build dishes and cook. The marriage of those things, I think, creates some very interesting dishes and recipes. Hiniling ng Integrated Power of the Philippines, o IBP, kay Pangulong Duterte na bawiin ang kanyang utos na pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na dumalo sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa Farmaly. Sabi ng kanyang Presidential Legal Counsel, pwede naman daw, pero nakadepende yun sa Senado. At yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Sa lumalalang banggaan ng Pangulo at Senado sa investigasyon tungkol sa kumwestiyong bilyong-bilyong pisong kontrata sa Farmaly Pharmaceutical, nanawagan sa Pangulong Integrated Bar of the Philippines, o IBP. Bawiin na raw ang kanyang desisyon na pagbawalan ng mga miyembro ng gabinete na dumalo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregularidad sa Department of Health. Sabi ng IBP, makakabuo lamang daw ang Kongreso ng mga polisiya na sumasalamin sa kagustuhan ng taong bayan kung bibigyan ito ng malayang akses sa impormasyon. Tinukoy ng IBP ang desisyon ng Korte Suprema noong 2006 sa Senate versus Ermita, kung saan nasusulat kung kailan may kapangyarihan at walang kapangyarihan ng Kongreso na ipatawag ang mga opisyal ng ehekutibo sa ilalim ng prinsipyo ng separation of powers. Bagamat ang ehekutibo daw ay co-equal branch ng legislatura, hindi pa rin ito maaaring biguin ang kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng batas sa pagtanggi nitong magbigay ng hinihinging impormasyon. Sagot ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, pwede naman daw itong bawiin ng Pangulo, pero nasa Senado ang susi dito. Aba, bakit naman hindi i-withdraw kung nakita naman ni Presidente na ginagawa na nila yung
tamang pamamaraan as dictated by the Constitution. Ipinaliwanag ni Justice Secretary Minardo Guevara ang posisyon ng Office of the President. Nakakaabala na raw sa trabaho ng gobyerno sa pagtugon sa public health emergency ang hindi na makatwirang pamimilit ng Senado na dumalo mga public health officials sa mahaba na nitong pagdinig. Ayon kay Attorney Pacifico Agabin, dating dean ng UP College of Law, pwedeng pilitin ng Senado mga opisyal ng gabinete na dumalo sa pagdinig, pero may kondisyon. Sa ilalim ng saligang batas natin, kung ang investigasyon ng Senado ay in aid of legislation, pwede nilang mapilit yung mga opisyales sa gobyerno na umapir upang mag-testify sa Senado. Ang magsasabi kung in aid of legislation ang isang imbestigasyon, ang mismong komite na nag-iimbestiga ayon kay Agabin. Ito ang pinapalaga ng Pangulo ayon kay Panelo. Dapat sinabi na kung ano ba ang proposed legislation nyo respecting what matter. Di po ba? Kasi ang nangyayari nga, the manner by which they're conducting it, parang they want to target sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang mga kurap dito? And that is a judicial function. Mm-hmm. Hindi yan function ng Congress. Sa ilalim ng saligang batas, may content power ang Senado at pwedeng ipag-utos na ipakulong ang mga sumusuway sa kanilang mga imbitasyong dumalo sa pagdinig. Pero ang magpapatupad ng kautusan para dito, ang mga pulis o sundalo na nasa ilalim ng ehekutibo ng Pangulo bilang kanilang Commander-in-Chief. Palagay ko itong content power ng Senado theoretical lang or only in theory. Hmm? Kasi hindi naman pwedeng ma-arresto yung mga cabinet official na yan. Mm-hmm. Kung talagang ayaw ng presidente kasi mm-hmm. ang presidente may hawak ng military, may hawak ng police. Mm-hmm. Ano naman ang laban ng sergeant at arms ng Senado sa mga military o police? Opo. Oh. So in reality, talagang hindi ma-arresto yung mga cabinet members na yan kung talagang ayaw ng presidente. Ivan Merina nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, naalala niyo pa ba yung kwento ni Riza May Dakotanan, ang batang tagayabong sa Mar na nakilala at itinampok natin noong taong 2017? Sa murang edad, hirap siyang makakain at hindi maigalaw ang ulo dahil sa malaking bukol sa kanang pisngi. Matagumpay natin siyang napaoperahan. At makalipas ang 4 na taon, muli natin siyang binisita. 8 buwan si Riza. Nang mapansing lumalaki ang kanyang pisngi, madalas na sa loob ng bahay dahil sa panunukso. Sa hirap ng buhay at layo ng pagamutan, hindi agad siya napatignan sa doktor. Si Riza may lipoma. Big sinonaipoma ay mga abnormal na taba. Ang taba, naging abnormal ang pag-develop na minsan may malaki, may maliit, hindi pantay-pantay. Ito ay cystic na hindi nagiging cancerous. Sa tulong ng GMA Kapuso Foundation at ang partner nating ang World Surgical Foundation Philippines, agad siyang napaoperahan. Malusog at nakakangiti na siya ngayon. Wala na halos bakas ang kanyang operasyon. Malaki na yung pinagbago niya ngayon hanggang natanggal yung bukol niya. Yung dati, maano siya, malungkot, tas yung katawan niya parang matamlay. Oo, ngayon siya, maano na siya, yung mga kauyag niya, masaya na siya. Isa sa lubos na nagagalak sa paggaling ni Riza, si Susan, ang taong nagmalasakit kay Riza at sa kanyang ina. Naisipan kong humingi ng tulong doon sa GMA Foundation. Hindi naman nagtagal, tumugon. Hindi man ako binigyan ng anak. Gusto kong i-embrace yung ibang kabataan na nangangailangan ng tulong. Marami pa tayong matutulungan katulad ni Riza. Gaya ni Leonardo Almazan III, 6 na taong gulang, na may hemangioma
Isa siya sa mga surgery beneficiaries ng GMA Kapuso Foundation sa taong ito at nakahanay ng mapa-operahan. Baka po nais ninyong tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Louvillier. Pwede rin via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora, Megamart at Globe Rewards. At huwag palang pasiyan. Matapos lumabas ng bansa ang bagyong Lani, bagong sama ng panahon, pinangangambahang namang papasok ng PAR. At ngayong isa na siyang kapuso, anak ni kapuso comedy genius Michael V na si Brianna, makikisaya rin sa All Out Sundays. Yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Thank you for the overwhelming support for Limitless, a musical trilogy, Part 1, Breathe. Walang kahit anong pinagdadaan na hindi natin kayang lampasan, di ba? Now, it's time to heal. The musical journey continues this November 20, 2021. Get your tickets now for Part 2, Heal. Go to www.gmanetwork.com/synergy. Spirit, lead me where my trust is without borders, and we walk upon orders wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of love God, love people. Just a quick message for you guys. I'm at work, but I wanted you guys to know. Thank you.
you tell me? Nalipay ko na mauna magdawas maligon kapiskay usog. Pag makikita na namin siyang magpapajak doon pataas, siya na po yung low attraction namin, sir. Normal lang para sa kanya. Kayang-kaya niya talaga, sir. Binigay niya sa akin yung bike niya, yung isa, road bike. Tapos, na ginaganahan din ako mag-bike kasi malayo din nararating at maganda yung mga lugar na napuntahan namin. Then, sumasali pa ako sa triathlon na Go for Gold team. Then, inspire pa ako sa lolo ko kasi matanda na siya tapos kaya pa niyang umakyat ng mga malalayo na bukid, bundok. Umarap na sa National Bureau of Investigation si Julian Ongpin, ang huling nakasama ng artist na si Bree Honson bago siya natakpo ang patay sa isang resort. Nakakuha po ang GMA News ng kopya ng pahayag ni Ongpin kung saan niya idinitalya mga sandali bago nasawi si Honson. At yan ang tinutukan ni John Consulta. Pasado alas 12 ng tanghali kanina nang dumating sa tanggapan ng NBI sa Quezon City si Julian Ongpin, ang nobe ng artist na si Bree Honson na natagpo ang patay sa isang resort sa La Union. Kasama ni Ongpin ang kanyang mga abogado at dumiretso sa mga investigador ng Death Investigation Division at Special Projects Team. Nitong Lunes, nagpunta si Ongpin sa NBI Cordillera Administrative Region sa Baguio at nagbigay ng kanyang salaysay kasama ang kanyang mga abogado. Nakakuha ang GMA News ng copy ng transcript ng pahayag ni Ongpin na kinuha ng PNP sa Baguio. Ayon kay Ongpin, pagkatapos nila mag-check-in ni Bree sa hotel noong September 17, nagtungo sila sa isang bar pasado alas 9 ng gabi at nakipag-inuman sa ilang kaibigan. Lumipat sila sa isang pang venue dakong 11:30 ng gabi at nakipag-inuman sa anim na kaibigan. Tinanong si Ongpin kung gumamit ito ng droga ng gabing yun. Hindi niya ito direktang sinagot at sa halip ay sinabing dati raw itong gumagamit ng droga. Ayon kay Ongpin, umiinom daw si Bree ng tranquilizers, antidepressants at stabilizers na prescribed ng kanyang mga doktor at magsusubiti raw sila ng psychological profile ni Bree. Inaayos daw ang relasyon nila hanggang pabalik sa hotel pasado alas 2 ng madaling araw. Pero nakaramdam ng insecurity kaya kinailangan daw niyang lumabas para magpahangin at manigarilyo. Maya-maya lang, pumasok daw siya sa kwarto pero hindi nakita si Bree. Nang silipin niya mula sa bintana ng CR, doon na raw niya nakita si Bree na nakasabit sa curtain rod ng banyo. Binasag daw niya ang jalousie ng bintana at ginalaw ang curtain rod.
para mababa si Bree sa pagkakabitin. Pumasok daw siya muli sa kwarto at sinira ang pinto ng banyo. Binuwat si Bree at iniligay sa kama. Meron daw siyang tinawagan na executive secretary ng kanilang kumpanya para humingi ng tulong. Ayon sa NBI, inaasahang lalabas ang resulta ng kanilang forensic at histopathological examination ngayong linggo. Ito ang kukumpleto sa kanilang investigasyon. We are finishing with the laboratory examinations on the submitted or the collected pieces of evidence at the scene of the crime. We are also taking the statement of Julian Ongpin. We can only thank him for cooperating and honoring our subpoena. Wala pang bagong pahayag kaulin nito ang pamilya Honson, pero dati na nilang sinabi na duda silang nagpakamatay ang artist na si Bree. John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Lani, pero isang panibagong sama ng panahon ang pinangangabahang papasok ng PAR. Ang Low Pressure Area o LPA, huling namataan 1,310 kilometers silangan ng Southern Luzon. Ayon sa PAGASA, posible itong pumasok ng PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Pinangangabahan din ang paglakas nito bilang bagyo at tatawaging Bagyong Maring. Sa ngayon, nakikita ang tsansa nitong mag-landfall sa Hilagang Luzon. Wala pa pong direktang epekto sa bansa ang nasabing LPA, pero yung trough ng kalalabas lang na Bagyong Lani patuloy na magpapaulan. Sa datos ng Metro Weather, buong araw ang tsansa ng ulan bukas sa Central Luzon, Mimaropa at Ilocos Region. Sa hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Luzon. Maging handa po ha sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Visayas, posibleng ulanin ang western and central portions sa hapon. May pag-ulan din bukas ng hapon sa malaking bahagi rin ng Mindanao. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan sa hapon o gabi. Samantala, kabi-kabi lang baha at landslide ang idinulot ng Bagyong Lani sa malaking bahagi ng bansa. Sa Bulacan, nagpakawala ng tubig ang Bustos Dam dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Nakatutok si Chino Gaston. Halos hindi na madaanan ang kalsadang ito sa Barangay Esperanza sa Kasiguran Aurora dahil sa taas ng bahang dulot ng masamang panahon. Ang motorsiklo ngang ito, binuhat na lang para maitawid sa kalsada. Ang tricycle namang ito, pinagtulungang itulak para makalampas sa baha. Nasira kasi ang Detour Road sa ginagawang tulay roon nang tumaas ang tubig sa ilog malapit sa lugar. Kaya ang ilang motorista na stranded. Pansamantala muna itong ipinasara ng mga otoridad. Nagpakawala naman ng tubig ang Bustos Dam sa Bulacan dahil sa patuloy na pag-ulan. Binuksan ang tatlong gate nito alas 10 kagabi. Pero wala raw dapat ikabahala ang mga residente sa lugar. Hindi pa maka-apekto sa babae yan. Sa ganyang ano lang, ala pa yan. Dalawang mangingisda naman ang sinagip ng Philippine Coast Guard katiklan malapit sa baybayin ng Romblon. Nasira ang motor ng kanilang bangka sa gitna ng naglalakihang alon. Nagkaroon din ng pagbaha sa isla ng Boracay. May naitala pang pagguho ng lupa sa bahagi ng bundok sa bayan ng Libacao. Halos harangan na rin ng gumuhong bahagi ng bundok ang kalsadang ito sa Alameda sa Cotabato ayon sa otoridad. Lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, hindi tuloy makadaan ang ilang motorista. Sabi ng PAGASA, epekto pa rin ng Bagyong Lani ang naranasang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Isang milestone para sa Voltes 5 legacy actor na si Matt Lozano ang pagpirma ng kontrata sa GMA Artist Center. At ang talented daughter naman ni Kapuso comedy genius Michael V na si Brianna Bonagan, isa na rin ganap na kapuso. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Kung dati hinahangaan lang ang kanyang mga online posts habang kumakanta sa saliw ng kanyang ukulele. Ngayon, isa ng ganap na kapuso si Brianna, ang isa sa anak ni kapuso comedy genius Michael V. Bahagi na ngayon ng All Out Sundays si Brianna matapos pumirma ng kontrata sa GMA Artist Center.
Aminado si Brianna na medyo late na ang pagpasok niya sa showbiz. Tinupad daw kasi niya ang kondisyon ng kanyang mga magulang na tapusin ang kanyang pag-aaral. At ngayong ganap na siyang artista. The pressure is always gonna be there in a sense na, you know, people have certain expectations. Yung anak ka ni Michael V, so kailangan kasing galing mo rin siya. Pero of course, my dad's always gonna be an inspiration. He's always been very supportive of my passion. Hindi na rin baguhan ang Kapuso actor na si Matt Lozano. Pero ngayon lang daw siya nakapirma ng kontrata sa GMA Artist Center nang mapasama sa batch ng Sign for Stardom. Magandang milestone daw ito sa pagsabak niya bilang Big Bert sa much-anticipated live action ng Voltes 5 Legacy. Kwento ni Matt na overwhelmed daw siya nang makita ang detalyadong set ng Voltes 5, lalo na ang Camp Big Falcon. Pinanood ko ng 3 beses paulit-ulit ang series. Ang tagal ko pinaghandaan ito, almost a year. Trainings, workshops. But nung first day ko, ang daming adjustments kasi iba yung pagka-humanity mo eh. Hindi mo naman pwedeng kopyahin lang mismo yung nasa anime. Pero nagpapasalamat si Matt sa production team ng Voltes 5 Legacy, lalo na sa director nitong si Mark Reyes, dahil nabawasan ang kanyang kaba. Kasi sobrang swabe lahat. Kasi grabe, napaka-clear din magbigay ng instructions ni Direct Mark eh. So wala ka na ibang hihingin pa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Susunod! Antigong kampana sa isang simbahan sa Samar, pinaghahanap matapos daw nakawin. Magpapatuloy ang 24 oras, pati mga pare. Ito pare, may good vibes oh, hatid online. Oh, spader, tuloy-tuloy lang ang pagtutok natin dito sa 24 oras. Mikey and my very first single called Just Enough. I'm never ever letting go of this love, 'cause you love me just enough, 'cause you love me just how I need to be loved. So please stream and download.
doon po sa Facebook account ko, nagpo-post din po ako ng mga art, kung pwede din po silang magpagawa. Tapos may mga nag-message din po sa akin. Marami din pong nagpapagawa. Naisipan ko po na mag-ipon kahit hindi po Mother's Day. Nag-isip po ako ng konting regalo sa kanya. Nakikita ko din po kay Mama na nahihirapan din po siya magluto, lalo na pag mausok yung lutuan namin. Doon po nag-start na parang gusto ko na rin pong regaluhan si Mama ng simpleng kalan po. Mga kapuso, ultimo kampana ng simbahan, hindi pinatawad ng mga salarin. Ito po ay sa Marabot sa Samar. Ang ninakaw pa namang kampana ay antigo na at mahigit isang siglo na raw ang tanda. Yan ang tinutukan ni Marie Sumali. Sa bawat regular na misa at misa para sa mga patay, ang mga kampanang ito ang paulit-ulit na pinatutunog bilang paalala ng pagiging sagrado ng pagtitipon ng mananampalataya. Pero nitong Lunes ng umaga, laking gulat ng mga pari, sakristan at lay minister nang madiskubring nawawala na ang antigo nilang kampana. Mga around 11 o'clock, umpisa na ng yung paglakas ng ulan at pagising na namin, nang umaga, napansin na lang nung batang sakristan na nawawala na yung kampanaryo. Kaya po nung pinagbigay alam agad namin sa barangay at sa pulis, patuloy kami nag-reviewin ng mga CCTV footage. Hindi basta-basta ang kampanang ninakaw ng mga salarin dito sa Parish of the Holy Child Iglesia Filipina Independiente sa Marabot, Samar. Nakaukit pa sa mismong kampana ang taong 1895 na edad daw nito. Ibig sabihin, mas matanda pa raw ito sa mismong Aglipayan Church na nagmamay-ari nito. Talagang napakahalaga po dahil ang kampanaryong ito ay sumisimbolo sa katatagan ng pananampalataya ng mga tao. Dahil nung magkaroon ng Yolanda dito, halos patapos na yung simbahan namin eh. Nung magkaroon ng Yolanda, tinamaan itong Samar, lugmok talaga yung simbahan namin. Tapos naitayo na naman ulit. May leads na raw ang mga nag-iimbestiga sa kung sino ang posibleng nagnakaw ng antigong kampana. Ayon kay Father Dahotoy, dahil nasa harapan lang ang kampana at hindi gaanong mataas ang pinagsasabitan, ay madali raw talaga itong nakawin. Makonsensya naman kayo na ibalik yan. Yan po ay katumbas ng ating buhay. At yan ay hindi pag-aari ng mga tao. Yan ay pag-aari ng Panginoon. Ang mga kampanang tulad nito ay napakahalaga sa simbahan dahil bukod sa paraan daw ito ng pagtawag sa mga mananampalataya, paraan din daw ito ng simbahan lalo na noong sinaunang panahon sa pagbibigay babala sa nakaambang kalamidad. Kaya hindi raw titigil ang Parish of the Holy Child hanggat hindi na ibabalik sa kanila ang ninakaw sa kanilang kampana. Nag-aalok sila ng 10,000 pisong pabuya sa sino mang makapagbabalik ng sagradong kampanang ito sa kanilang simbahan. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, hindi lang mga salita ng Diyos ang ibinabahagi online ng isang pari sa Sultan Kudarat. Hatid din niya ang nakakahawang good vibes gamit ang kanyang talento sa paghataw. Yan po ang pagtitiktok ni Father na tinutukan ni Oscar Oida. Sa
mga The Moves. Pang K-pop na ang datingan. Pero ang TikTokerist na yan, isa palang priest. As in, pare, meet Father Weng Pelingon, ang assistant parish priest ng San Pedro Calungsod Parish sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Si Father TikToker, usap-usapan ngayon sa social media matapos kagiliwan ang mga TikTok videos niya kung saan todo bigay siya sa pagsasayaw. Hindi kami nakakalabas, hindi nakakapag-misa with the community. So sabi ko, kesa naman nakaupo at nakahiga lang ako buong araw, maglinis ng kwarto, maggumawa na kung ano, no? Sabi ko, subukan ko itong mga trend nung time na yon. Bata pa lang daw si Father, pambato na siya sa sayawan sa kanilang paaralan. At nang kamakailan ay may ininda siyang karamdaman. Pagsasayaw din daw ang naging paraan para ito'y kanyang malagpasan. Ang kanyang paboritong isayaw, syempre, K-pop! Ang una ko talaga na yung Blackpink talaga. Pangalawa, yung Twice na group, yung girl group, yung nag-viral, ewan ko kung viral na ba, o yung video na napanood ninyo siguro, yun yung bagong labas nila na kanta nung October 1. So, madali lang naman yung chorus, so madali ko siyang natutunan. Ikatatlo, hindi ko familiar din ako sa BTS, pero ang hirap ng mga sayaw din kasi nila. Yun nga lang, kung may natutuwa, nariyan din siyempre yung ilang nangungutya. Kesyo, bakit daw siya umiindak ng nakabihis pampare? Lungkot ako, at the same time, I was planning on stopping on doing it. Meron naman ako mga kasamahang pari na maganda naman yung response din nila, natutuwa sila at the same time. Well, kanya-kanya naman talaga yung libangan or pastime. Ganun pa man, patuloy daw nasasayaw sa mga hamon ng buhay itong si Father. Basta't sa puso't isipan niya, ang mahalaga, wala siyang ginagawang masama. Hindi natin dapat itago yung talento na meron tayo. Kasi sinabi ko kanina na it was given to us freely and we have to share it. Oscar Oida, nakatuto. 24 oras. At susunod na, lock-in taping para sa bagong season ng Prima Donnas, nagsimula na! Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Ang mga kapatid ko ang buhay ko. Handa akong lumaban para sa kanila. Pumunta ka dito para manggulo, umalis ka na! Makakaramay ko sila sa kahit anong pagdaanan ko. Nandiyan ka sa taas! Pero masaya ka ba? Lagi nilang sinasabi na gusto nila akong maging masaya. Kahit hindi pa tong bahay na to, I'm living the life! Ang tatlong babaeng magpapasiklab tuwing hapon. Las Hermanas, soon on GMA. Oh my God, it's the same when I'm going back to Pampanga. Mga ganun. Pag drive namin, nagugutom kami. Teka, parang natahi sa tabi. Yung parang ganun. Na naalala nila kung anong meron sa atin.
and new flavors, new exploration, new style. Everybody does like a Texas style barbecue and everything like that, but we just took it to a whole new level when we did it with the Filipino style. Ng puso, babalikan ka nila para sabihin na nagustuhan nila yung kain. Yun, isang bagay yun na nakakadagdag ng success. Malapit ako sa karinderya. After nila kumain, naghahanap sila ng mga matatamis dessert, kaya perfect combination siya. Get a halo-halo, you won't regret it. Tastes great and cools you off. Ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Representative Michael Aglipay magpakilala ang nakamaskarang testigo na iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig nito tungkol sa kinekwestiyong kontrata ng Family Pharmaceuticals. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, masyado na siyang abala sa ibang importanteng bagay para magkomento pa. Nakatutok si Serdi Castillo. Para kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chair at DIWA Party List Representative Michael Aglipay, hindi katanggap-tanggap na witness ang hindi nagpakilalang whistleblower na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Setyembre. Ibinulgar ng witness ang di umano'y pagpapalit ng expiration dates sa mga face shield ng kumpanyang Family Pharmaceutical Corporation. Sa akin kasi polluted witness yun, sa tingin ko. Kasi anybody who cannot appear without a mascara, without a mask, is a polluted witness. If you think what you're saying is true, you need to show yourself. Tinapos na ngayong linggo ng komite ang pagdinig sa Commission on Audit Report sa Department of Health tungkol sa di umano'y overpricing ng mga COVID-19 supplies. Sabi ni Aglipay, iba ang estilo ng House of Representatives kumpara sa Senate sa pagtrato sa mga imbitadong resource person. Paniwala pa niya, politika at eleksyon 2022 ang motibo di umano ng Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga sa COVID response ng Duterte administration. Designed yan para yung front runner ay hindi manalo. Siyempre kung sino endorse si President, malaking baba po ng ratings. I assure the public, the committee will be fair, balanced, and legal. Meaning we will take everything legally. Hindi ho tayo magpapadala sa emosyon sa kabila ho kasi medyo nagiging emotional sila lahat doon. Hininga namin ang komento si Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon pero wala pa siyang tugon. Sa isang text message, sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III na masyado siyang abala sa ibang importanteng bagay para magkomento pa.
Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, dapat igalang at irespeto ang mga institusyon na nagpoprotekta sa interes ng taong bayan. Wala raw pinipiling panahon ang pagpapanagot sa mga tiwali, lalo na sa gitna ng pandemya. Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Nadagdagan na po ang mga ospital na makikilahok sa bakunahan sa mga menor de edad na sisimulan sa October 15. Pinaplano na rin ang booster shots para sa mga healthcare worker na target simulan sa unang bahagi ng 2022. Nakatutok si Chino Gaston. Para mas maprotektahan ng mga healthcare worker, nais ng National Task Force on COVID-19 na simulan ang pagbibigay ng third dose ng COVID vaccine sa A1 priority group simula sa unang quarter ng 2022. Sa programang naiisip ni Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr., target na mabigyan ng third dose ang mga healthcare worker na nabakunahan noong Marso at Abril. Pero kailangan pa raw aprubahan ng Interagency Task Force at ikonsulta sa National Immunization Technical Advisory Group ang binubuong plano. Uunahin na po natin yan either November or maybe January. Kasi titingnan po natin din yung, ano, yung ating volume. Pero sa ating ano, sa ating programa, based on our readings, kailangan talaga magkaroon po tayo ng third dose na kinagawa ng ating mga ibang bansa ngayon at pinag-aaralan na rin ng CDC ng US. Tungkol naman sa pagbabakuna ng mga menor de edad, mula sa 6 na ospital, 8 na ngayon ang mga ospital sa Metro Manila na makikilahok sa pilot vaccination ng minors sa darating na October 15. Minamadali na rin ng Department of Tourism ang target na mabakunahan ng higit 250,000 na tourism workers sa bansa. Susi raw ito sa itinutulak ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat na tanggalin ang age restrictions sa leisure travel o ang pagpayag sa menor de edad at senior citizens 65 pataas na makapamasyal. We're hoping na sana by Thursday, payagan nila muli. Kasi dalawang beses na nila, tatlong beses na pinayagan ng IATF yung no age restrictions. Yun na lang ang hinihingi namin. Kahit hindi pa pwede magbakasyon ang mga dayuhan at may age restrictions sa local tourists, patuloy ang promotion ng DOT sa tourism destination sa bansa, gaya ng Boracay, Siargao at Palawan, na kamakailan ay kabilang sa top Asian destinations ng Condé Nast Travel Magazine. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Pinaimbisigahan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang emergency alert message na natanggap na ilang reporter habang nasa COC filing venue kanina. Sa naturang emergency alert message, inaanunsyo ang presidential bid ng isang BBM. Kilala ang BBM na initials ng presidential aspirant na si dating Senador Bongbong Marcos na naghain na rin ng kandidatura kanina. Ayon sa COMELEC, hindi tamang gumamit ng emergency alert system para sa political propaganda. Dapat daw ay managot ang sinumang nasa likod nito. Ayon naman kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarros, sinabi na ng mga telecoms company na wala silang ipinadalang ganong emergency alert. Ang sabi ni Cabarros, posible daw na nanggaling ito sa mga illegal na portable cell sites. Sabi naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi sila nag-issue ng ganitong mensahe. Sumusunod din daw sila sa Free Mobile Disaster Alerts Law, kung saan tanging mga hazard-specific ang kanilang ipapadalang mga mensahe. Kinondena naman ang kampo ni Marcos sa mga nasa likod ng pagpapadala ng mensahe na ang layunin daw ay idiskaril ang kandidatura ng presidential aspirant. Maraming dapat abangan sa much-awaited Season 2 ng Prima Donnas. Pero bago i-reprise ni Katrina Halili at James Blanco ang kani-kanilang roles, magtatambal muna sila sa nakakakilabot na episode ng Wish Ko Lang. Makichika kay Lars Santiago. Nagsimula ng mag-taping si Katrina Halili para sa Season 2 ng Prima Donnas, kasama ang ibang minahal ng mga manunood na castmates. Nagbahagi na sila ng kanilang unang araw sa lock-in taping. Abangan nila ang bagong Lillian
version 3. Kung nabitin sila sa version 2 dahil ako po mismo ay nabitin sa version 2 ni Lillian, version 3 talagang nakaka-excite and matutuwa po talaga sila. Ang aktor na si James Blanco ay naghahanda na ring pumasok sa lock-in taping sa susunod na linggo. Dapat nilalabahan kung si Ruben ba ay magpapatuloy sa kanyang pagmamahal o si Ruben ba ay magiging kakaiba. Dahil matagal silang nagsama sa bukwan ng primadonas, sobrang gamay na ni Kat at James na magsama sa trabaho. Si Kat kasi sa totoo lang, hindi po mahirap na makatrabaho. Parang continuity na lang nung primadonas yung ginagawa namin. So, napakadali. Sobrang happy ako na nakatrabaho ko ulit si James Blanco. Kasi sobrang na-miss ko din siya. And alam ko na ang daming natutuwa din sa love relationship namin sa primadonas. And ang daming fans ni Lillian and Ruben. Bago magsama sa taping ng primadonas bilang sina Lillian at Ruben, mapapanood muna sina Katrina at James sa bagong episode ng Wish Ko Lang ngayong Sabado. Gaganap sila bilang mag-asawa na namatayan ng panganay na anak na babae at bagamat binayayaan ng isa pang anak na lalaki naman, nagkaroon naman ng malaking problema. Hinahunt kami nung anak namin na namatay na syempre parang dahil nga marami kami pagkukulang sa kanya, parang ginagantihan niya yung anak namin. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for my Chica from Home ngayong Wednesday night. Ako po si Ia Adeliano at ikaw ay si Primer Adeliano! Awelano. Miss Moser, Mike, Miss Vicky, good night! Good night! Bye! Bye! Salamat, Iya! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 80 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. At dahil hindi natutulog ang balita. Makatutok kami 24 oras. Noong 2005, nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV! Hey! GMA Pinoy TV po! Magandang araw po! Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magbula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok. Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. At tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class